Hey, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay Banat Kabayan TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Banat Kabayan TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Banat Kabayan TV. At syempre, huwag nyo rin po sanang kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. And click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking inilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Natin ngayon, Tito Vic and Joey, nagpaalam na po. Ayun. Alam niyo po yung Itbulaga. Matagal na po yan, no? 44 years. Kung nagsimula sila na 1979, imagine nyo, 10 taon pa lang ako, no? Totoy na totoy pa po ako na nagsimula Itbulaga. Tapos ngayon, lolo na ako kung tutusin. Kung yung mga anak ko, marunong lang gumawa ng bata eh. Lolo years na ako, may Itbulaga pa rin. Ito po ang pahayag nila. Sabi po ni Vic, si Vic na po yung nagpahayag. Simula ngayong araw, mahaba itong ano, mga 3 minuto yung salitaan nila eh. Simula ngayong araw, May 31, 2023, kami po ay nagpapaalam na binitin sa Tape Incorporated. So sa tape lang po sila. Hindi po natin alam na sa paglipat po nila, definitely hindi na po sila sa GMA. Kasi yung tape, ang slot, hindi naman po Itbulaga yung bumili ng time slot nila sa GMA, di ba? Yung tape. So, ang question natin, paglipat ba ng Itbulaga, daladala nila yung pangalang Itbulaga o hindi? Mananatili ba to sa tape? Hindi, yan yung usapin eh. Hindi naman nila sinabing dadalhin nila Itbulaga. Pero ayon sa ating mga chismosang friends, eh hindi nila madadala yung Itbulaga na pangalan. Pwede rin namang chismis. Kaya lang yung announcement nila eh, di ba? Nagpapaalam sila, hindi nila pinapaalam yung Itbulaga na aalis na kaming Itbulaga. No? Sinasabi na aalis na sila, Tito Vic and Joey, tsaka yung mga Dabarkads. Ano mangyari sa Channel 7? Sinong sa slot ng Itbulaga? O Itbulaga pa rin ba? Magpapalit ba ng, kumbaga Itbulaga pa rin ba yung gagamitin ng tape? Papalitan lang ng mga host? Kung tutuusin talaga, yung Itbulaga is history na talaga yan. Napakatagal na ng Itbulaga. Halos lahat ng mga matatanda ngayon, no, is bata pa noon nung nagsimula yung Itbulaga talaga. Oh. Marami nang binigyan ng saya at tuwa ang Itbulaga mula apari hanggang holo, no? Talagang yung legend talaga na Tito Vic and Joey talaga, sila talaga ang utak niyang Itbulaga na yan, no? Para sa akin eh, ang Itbulaga ay para sa Tito Vic and Joey at ang Tito Vic and Joey ay para sa Itbulaga, no? Napakalaking kawalan yan kapag nawala ang Itbulaga o ang Tito Vic and Joey dyan sa channel na yan. No, sa tape, nagpaalam sila. Nagkaroon ng mga problema na sinasabi na lulugi. Pero sa tingin ko, hindi nalulugi ang Itbulaga. No? Napakalakas niyan. Kahit sinong programa ang tumapat dyan, no, sa iba't ibang channel, no, walang makatalo sa kanila. Diba? Halos nga yung channel 2, diba? Kung ano-anong programa tinapat sa kanila. Hanggang sa dumating na tayo kay Kuya Will, no? Yung mga programa ni Kuya Will sa Channel 2 na itinapat sa Itbulaga, hindi pa rin nagtagumpay sa Itbulaga. Hanggang sa Showtime, hindi pa rin nagtagumpay sa Itbulaga. At nananatiling matatag ang Itbulaga pa rin hanggang ngayon. Pero ito, dahil sa issue na lumabas, ito yung nagpabali sa Itbulaga. Pero sa tingin ko, hindi basta-basta mawawala sa sirkulasyon yan, yung Tito Vic and Joey na yan. Kahit magpalit naman yan o lumipat, e susundan pa rin ng mga mananood yan. Alam nyo, kung ako, wae si, ano, sila Jose, parang kinukuha sila Jose at si Wally, no? Na mag-host. Yan na yung chance nila, no? Para makawala siya shadow ng Tito Vic and Joey. Kaya lang, talagang ganun. May mga tao talaga na loyalty. Eh kaya lang yung pagiging loyal nila, hindi sila magiging panibagong, hindi sila lagi sila nasa shadow na ng TBJ.
kung tatandaan po natin yung Tito Vic and Joey, nasa shadow po yan nila ano eh, nila Bobby Ledesma, di ba? Sa student canteen. Tsaka dun sa may isa pa silang programa eh, kasama din panggabi kay Bobby Ledesma rin. Okay. Pero sa tingin ko, no, kaya hindi rin talaga bumukod si Jose and Wally, no. Kumbaga, kung saan pupunta ang Tito Vic and Joey, parang dun din pupunta ang Jose at Wally. Diba? Kumbaga, kahit hinihiling sila o kung kinakausap man sila na parang ipalit sa TVJ, hindi rin nila gagawin yun. Yun nga yung sinabi, loyalty. At pangalawa, syempre, yung respeto sa Tito Vic and Joey. Yun ang hindi nawawala sa kanila. Kasi kumbaga nasa isip nila eh, kung walang Tito Vic and Joey, wala rin sila. Yun eh. Kumbaga yung utang na loob. Yes, maganda rin yung mga pagkakataon na nila makawala sa shadow ng Tito Vic and Joey at mapakita naman nila kung ano yung meron sila, si Jose at Wally. Pero bukod doon, syempre, una, nakakahiya yung ganun eh. No? Na bigla ka na lang aalis sa Tito Vic and Joey. Kumbaga, pagbibigay ng respeto yun eh. Sa kung sino man ang mga tao na tumulong sa kanila nung nasa ibaba pa sila. No? Kahit sabihin naman na alukin sila ng kung ano-ano, yun ang maganda sa Jose at Wally. Marunong silang tumanaw ng utang na loob. Kumbaga, hindi nila iiwan ng Tito Vic and Joey hanggat nandiyadaan. Eh, nung tumiwalag sila, di sumikat sila. Nadaig pa nila yung mga boss nila sa student canteen. Hindi nag-iisip sila, Jose, no? Pwede yan, chance na nila, no? Na makapagsarili. Pero respeto. Masakit lang yun, tatawagin lang silang walang utang na loob. Ayun pero, nga lang. Ganun din naman tinawag kala Tito Vic and Joey nun. Walang utang na loob. Pero sumikat sila, di ba? Gagawin kaya yun yan, no? Ng, malamang hindi. Solid sila. Ilan ang matitira sa Dabarcads? Tangay-tangay ba sila lahat? Saan lilipat na istasyon? Pero marami pong mali-malita na sila po ay lilipat sa TV5. So, abangan po natin yan. Eh, TV5, teka muna. Di ba dyan pinapalabas yung Showtime? Ano mangyayari sa Showtime? Naging chismis. Pero ano ah, nagpaalam na rin yung ibang mga cast ng Itbulaga. No, may isang sulat tayong ipapakita. Ito. Ayan, yung mga pirma, yung mga pangalan nila na nagpapaalam na sila, no, sa tape, no. So, ang ibig sabihin, lahat sila ay sasama, no, sasama lahat sa kung saan pumunta ang Tito Vic and Joey. Chismis na tayo. Speaking of chismis. Eto, ano, pasensya na kayo ha. Sagarin na po natin ng chismis. Ako nagulat lang talaga. Medyo hindi pa humuhupa yung galit natin kay Paolo Contis. Diba? Dahil putya, pinagpalit yung asawa niya kay ano, kaya sino yun? Yen Santos. Ang ganda naman kasi nung Yen Santos, no? Itanong nyo pa kay Chabit. Biro lang, governor. Kasi niloko ng mga reporter si Chabit eh. Totoo po ba na naging karelasyon nyo si Yen? Itanong nyo kay Paolo. Hindi, pero biro si labas natin si Chabit Singso. Bakit chismis lang yun eh. Maganda naman talaga si Yen. Kaya lang, galit pa tayo kay Paolo dahil sa ginawa niya sa kanyang pamilya. No? Galit pa tayo tapos lalo na no, nabalitaan natin na hindi pala nagbibigay ng sustento. Hindi raw nagbibigay ng sustento. Iniipon niya raw eh. Puta, sabi ko, iipunin mo yung... Ngayon pa, ngayon kailangan ng mga anak mo yun, lumalaki anak mo, hindi ka nagbibigay ng sustento, iipunin mo. Kailan mo bibigay yan? Pag-graduate ng college? Puta, sabi ko, kalokohan yan. Kung kailangan, yung lumalaki yung bata, yun ang kailangan ng sustento. Galit pa ako kay Paolo Contis eh. Bigla ko nabalitaan kagabi na engaged na yung yung iniiwan niyang asawa. Sabi ko, tindi talaga ng showbiz. No, no? Kamakailan lang po siya, hindi pa humuhupa yung galit ko kay Paolo Contis dahil ayaw magbigay ng sustento. Tapos, ibig sabihin na engaged, ikakasal na. Sabi ko, ibang klase talaga mga tao sa showbiz.
Hindi ko kaya. Buti na lang talaga hindi tayo pumasok diyan. Si Paolo Chickboy eh. No, tignan natin kung meron pa. Happy birthday ha. Kay Inday Sara, nako, ay napakatindi po ng walang-wala. Nag-iipon-ipon po sa New York. Yung mga Pilipino na nagpapapicture sa billboard, no? Sa billboard po sa New York Times Square. Dahil picture po ron sa isang billboard sa Times Square si Inday Sara Duterte yung pagbati sa kanya. Kaya yung mga Pilipino, nagpipicture-picture sila doon sa Happy Birthday Sara Duterte, no? Okay. Happy birthday, ano pa ba mga balita natin? Ayun, happy birthday, belated nga pala kay Vice President Sara Duterte, ang ating butihing Vice President. Ito kasi nagbalita nun. Longest running noon time variety show It Bulaga, official na nagpaalam sa TV production ng tape. Ayan. So, tignan natin ha, kung ano. Ito po, isa na lang po yung ano natin. Congratulations po. Ayon po sa survey ng SWS, 29% ng mga Pilipino nagsabi na nag-improve ang kanilang quality ng pamumuhay, no? Nag-improve po ang quality ng kanilang pamumuhay ayon po sa 29% ng mga Pilipino. Yung 46% normal pa rin daw po. At 25% naman yung naging worse ang kanilang pamumuhay. So mas mataas po ang nagsabi na gumanda ang kanilang pamumuhay ngayong taon na to kaysa dun sa mga nagsabing naging worse ang kanilang buhay. Okay. May pagbabanta po itong si Ping Ping will tweet, no? A dire warning to the 12 mother fathers. Hindi natin pwedeng banggitin eh. Mother fathers seeking re-election. Okay, dahil po sa 16-2 na boto ng mga senador, winarningan nitong isang kakamping ang 12 senador na tatakbo sa re-election. Galit daw silang mga kakamping at mga dilawan. Hindi raw kayo iboboto, kayong 12 senador. Sa isip-isip ko, who's that? Sa isip-isip ko naman, tigil-tigilan nyo nga ako. Hindi nyo nga maipanalo sarili nyo. Magpagbabantaan nyo pa yung 12 senador na magre-election na hindi nyo sila ipapanalo. Utot nyo. Wala kayong kakayahan na magpanalo at maipanalo ang eleksyon. Tignan nyo yung survey kung pang ilan yung nanay nyong lutang. 8%. Katay niya si ano. Tayo sila ni Grace po. O magkwenta-kwenta na naman kayo kung sino susuportahan nyo. Mamimili na lang kayo kung sino susuportahan nyo. Sara Duterte o Tolpo. Ayun, natating natong hayan ang video na nagmula kay Banat Kabayan TV at syempre natong hayan din natin si Sir Badong na nagbigay ng kanyang komento tungkol dito. No? Diyos ko, hindi nila iboboto yung 12 senador. No? Kay naku naman sa mga kakampings naman talaga. No? Yun nga, sarili nga nila, hindi nila maipanalo. Ayan ha. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? So once again, I'm BT and I'm out. Peace.